Lahat ng niluluto mo namin dito, puro kalabaw. Walang ibang kundi yun lang po, puro kalabaw. Lasa ho, pinagbatayan to. Ako po si Rodrigo Cadusale na may-ari po dito ng mamayan na Putok Batok dito po sa Marilao, Bulacan. Nagsimula pa lang po sa sidecar. Sa bugtangi ito ang ginaganap ngayon na napalago ko itong hanap buhay ko. Sa pagsyaga namin na nakipagsapalaran yung galing probinsya, taga Negros Occidental po ako. Nakipagsapalaran ito kung paanong maging kapalaran kung mahingat na ito. Ito po ay nagpasalamat ako sa Diyos na ito, pinapalad po ako. Ito pong pinagbubuti kong hanap buhay. Napalaki ko yung mga anak ko at sila, naparal ko sila. Sa ngayon po, itong hanap buhay namin, ikasasaya ng aking mga customer. Nagustuhan po nila, ako nagpapasalamat po sa kanilang lahat. Nagsimula po itong 1999. Tuloy-tuloy po itong hanap buhay namin. Kasalukuyan sa ngayon pong panahon ito, sa taas ng bilihin, kung magkanong sapat na lang na pinamili namin, yun na lang pong pinapakasya namin. Ay kasi nga, hinahanap ng mga taong tulad ng dating mga presyong ano, wala na po ngayon eh. Kumbaga sa ano, tuloy pa rin po kami. Sinosoro ko po yung ano, sibo. Iningatan ko po yung kalusugan ng kon ng mga tao. Komportable pa rin sa akin sila kumakain. Bulaluid noodles, kahalagang 300, 200, 100. Yun lang po ang sapat na kaya ng mga tao dito. Kumbaga sa ano, pinagbigyan ko lang din. Kasama ko po yung misis ko sa katuwang ng hanap buhay namin. Ito'y pinagmamalaki namin sa pagsikap namin. Ito ang kahingat na namin na pag-uunlad na unti-unting ikinabubuhay namin. Malinis po itong ano namin. Eh kasi nga, ang kalinisan po, yun ang unang-unang inano namin. Sa isang araw, halaga 4,000 po bulalo. 20 kilos ang napaubos namin. 3,000 yung laman na pansahog namin sa mami. Sa lahat ng kababayan ko dito sa Marilao, kung saan man lugar, sana magaya nilang tulad kong ginagawa ko. Magsikap kung paano ma-online nila yung negosyo nila. Unang-una, malinis yung paninda at masarap, mura pa. Yun pong ano doon, kasi sa panahon kasi ngayon, kahit nagtaasan lahat ng ano, gumagawa pa rin kami ng paraan kung paano na ang tao makakain pa rin. 70 pesos yung papaitan, bibigay kami 40 para sold lang. Inimitahan ko yung mga nanonood, pumunta kayo dito sa Lias, Marilao, sa likod lang po ng isim. Andito lang po yung munting tindahan ko na Putok-Batok. Mami ni Manong, salamat sa lahat at sana makarating kayo dito sa Lias, Marilao. Talaga namang manyaman, Kenny. Bulacan ang tinaguriang Land of the Heroes at Gateway to the Northern Philippines. At marami pang ibang may pagmamalakihang probinsyang ito tulad ng firecrackers, jewelries, meat products at syempre masasarap na pagkain na kailangan nating sugurin. Umpisa natin ang food trip dito sa bayan ng Marilao saan matatagpuan ang isa sa pinaka-solid, pinaka-champion at pinaka-nakakatakam na papaitang kalabaw. Ito ang mamihan ni Manong Rodrigo na matagal nang namamayagbag simula pa noong 1999. Kakaiba talaga namang swak sa panlasa kaya hindi katakatakang tinatangkilik ito ng masa. Legendary na naman, Lodi. Kaya't bago mo pa makalimutan, uminom na ng Losartan. Tikman natin kung talaga bang wow ang kalabaw dito sa Marilao. Maganda na mga kabs! Kainan na mga kabs! At welcome sa Marilao. Labang panggan, dayuhin natin itong kakaiba. Hilig ng Tim Kalmas TV. Wow, kalabaw. Yeah. Nandito tayo ngayon sa Lias Road, dito yan sa Marilao, Bulacan. Malapit lang ito sa SM Marilao. Napakadaling puntahan mga kabs. Kanina ko pa na. So, meron kami ditong bulalo na mami, subukan natin. Ayan o, mga kaps o. Ang laki. Masarap siyang i-partner sa kanin. So meron din siyang fried rice dito. Ang ganda din ang kulay ng fried rice. Napakalambot na laman. Kahit nakakalabo yung meat niya. Ahunin ko na ito, obsessed. Ayunin ko yan. O, humihiwalay agad sa bato. Ito nga malambot siya ta. At saka may mga parang taba. Pagka tinusok mo, para siyang nag-flakes. At saka yung sabaw dito, mga kabs.
yung pinagkuluan nitong bulalo ng kalabaw, no? Talagang lasang-lasa mo siya. Tamang linamnam siya, may tamang halat. Kasi matagal ito pinakuluan, Cubs, yes. Para lumambot. Kaya kumatas na yung mismong bulalo talaga ng kalabaw. Kaya ipapart niya mo talaga yan, masarap. Mm-hmm. Sa mami at saka sa rice. Ano, Cubs, yes? Sabi ni Tatay Rodrigo, kaya daw ito tinawag na putok batok dahil dyan sa taba ng kalabaw. Ayan. Pero ito, mga Cubs, optional lang ito, ha? Kunti-kunti lang kakainin natin. Para rin siya ng taba ng baka, yung taba ng kalabaw, pero yung meat niya, pagkaiba talaga yung lasa. Mm-hmm. Subukan naman natin siya ng noodles lang, so parang mami lang talaga. Lasa, no? Ganda ng pagkakaluto. Ito ta, first time ever. Ngayon lang nga rin ako nakakita nito. Ngayon lang din ako titignan ito. Papait ang kalabaw. Usually kasi papaitan is kambing, baka. Pero ito, kakaiba. Oh. Kasi lahat ng sinaserve nila Tatay Rodrigo dito, puro kalabaw meat lang. Ito, first time ever. Lagay natin sa kanin natin. Mangwari niya, Cubs, yes. Ito, mga Cubs, laman loob naman ito ng kalabaw. Actually, hindi pait yung nalasanggol. Yung ano lang yung kalabaw, yung parang anggo ba yun? Oo. Yun yung nalasanggol, yung anggo ng kalabaw. Hindi talaga ako fan ng papaitan, pero kaya ko siyang kailan. Kasi hindi siya talaga mapait. Nakakwentuhan ko si Tatay Rodrigo kanina. Sabi niya, hindi niya daw talaga pinapaitan to kasi paborito ng mga estudyante dito, itong papaitan. Ang dami ng serving niya, pero 70 pesos lang ito. Itong nakikita natin ngayon na serving sa bowl na yan, yan talaga yung natural na serving, ah. Hindi siya dahil may camera. Oh, hindi. Yan talaga siya. Talaga yung price. Yan yung 70 pesos. Mo. Itong malaki na to, 300 pesos to. Kasi ito yung bulalo talaga. Ito naman, ang putok-batok bulalo, kung tawagin. Kasi kapag in-order mo siya, tingnan nyo naman, mga kab. Punong-puno ng kane. Damputin natin isa. Tingnan natin. Langgot, no? Wow, kalabaw. Ganyan yung kanin na tayo sa kalabaw. Nagduot ng kalabaw ka tayo. Mm-hmm. Kaleskes ng kalabaw. Ito naman, papayit ng kalabaw, mga kab. Kunting kaalaman lang ulit, Cubs, sa batong kalabaw. Medyo mas healthy ang meat ng kalabaw, yung Arab beef, kaysa sa baka. Kasi less sa fat and cholesterol, high in proteins and minerals. At saka, Cubs, alam nyo ba, may nag-aakala na bawal ka tayo ng kalabaw. Nababasa mo nga yan. Mm-hmm. Mga kab, yung kalabaw kasi na binibreed, tulad nito, tulad ng baka, tulad ng baboy, pwedeng katayin na. Kasi ginagawa pagkain talaga yun. Saka unless bata yung kalabaw, talaga hindi pwede yun. Hindi pwedeng katayin. Hindi lang siguro tayo sanay masyado kasi hindi pangkaraniwan, lalo na sa North. Marami ding nagugulat sa mga nanonood. Pero bandang Kabisayaan at Mindanao, mga Cubs, pangkaraniwan na lang sa kanila yung meat ng kalabaw. Totoo yan. Masyerte yan. Compared sa baka. So syempre, masarap din yung baka talaga. Ang totoo naman. At dahil sa lasa na to, kaya sa 24/7. Ay, oo nga. Parang wala akong nakikita. Ang dado dito mga kaligid kasi laging bukas. 24/7 mga Cubs. Pag gusto nyo nang puntahan, ayun nga, nandito kami sa Marilao, Bulacan. Luyas Road. Para siyang ano eh, yung kanto, makikita nyo yung mga tricycles na terminal. Yun yung palatandaan nyo. Katabi ng kanto na yun is yung SM Marilao. Pero malapit na yung lunch kaya unti-unti, nagkakaroon ng mga customer, makikinig nyo, saka makikita nyo sa background. Mga Cubs, saka malapit din tayo, ay katapat din natin yung parang main road ng lugar na ito. Kaya maririnig nyo, tricycle, busina. Kalamansi ng toyo at saka hot sauce para talagang lumalaban ang ating mami. Tapos halu-haluin natin yung mami natin. Gusto ko, sisubo natin yan. Danda-danda. Ubus na naman yan, ha. Samba. Salap ng kalabaw. Ang sabi mo kanina? Wow, ang kalabaw. Wow, ang kalabaw, ha? Ito, ginagarantee ako sa inyo, mga kapag ginaya nyo ito, hindi nyo naman talaga makaubos. Kasi sobrang ultimate niya, sobrang giant niya, sobrang dami kasi. Pero mga nag-aalala, kasi sa taba, minsan-minsan na naman kami kumain ng taba, mga kasi ang konti-konti lang. Isang patunay na masarap to, Cubs. In 1999 pa pala to. Legendary! Legendary! Wala pang kain ng sticker dito, mukhang bagong tayo. Palang, nakatok na siguro. Lagyan natin dito sa may menu. Well, nag-enjoy kami dito, mga Cubs. Sana nag-enjoy din kayo. Sana naipasyal din namin kayo kahit papano. At sana masuportahan din natin ang mga SME, small medium
na mga entrepreneur. Thank you kay Tatay Rodrigo at kay Nanay Lydia. Ah, sige, dito na muna. Ingat-ingat po tayong lahat. Doble protection, doble ingat, kaya ingat-ingat tayo. Muli po kami ang Tigara TV 2.0 na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag mong makalimutan at lagi nyo tatandaan. Oh, parang may kulang. Mahuli. Sugi sa mga gawaan. Gawaan. Ang tinjo, baka naman. Sarap. Wow! Manyaman! Kalabaw! Kerry! Guys, we got to see you. Masarap sa kong masayabo, no? Oo, kalabaw. Yes, talaga. Pangatang kalabaw na yata, no? Tatlo, no? Oo, pangatang. Laguna pang gabi na niya. Naman yung malabaw. Wow, talaga. Ang kalabaw. Wow, wow. Thank you, Rico. Thank you, Puya. Love it. Tuloy na lang tayo. Champion. Tama ka. Ganyan. Legendary. Yaman ko, Rico. Woo! Tatay. Uy, pang familiar. Tatay Rodrigo, thank you po. Thank you po sa pagpapaulak sa amin, sa mga video namin. Thank you, bait nyo, Tay. Salamat po. Thank you po. Thank you po, Nay. Thank you po. Relija, thank you. Sa pangalan ko yan, Kito. Bakit ka nagdala ng mga inuming niso? Ano ba ano? Para sa sarado. Nagbawa pala siya ng marami yung number ng mga kapso. Ang dami. Harap na harap, nandito pala eh. Hindi ka naman lang pinasok niya na pala yung supplier na. Siguro tata. Tata po kasi pangalan eh. Ito kayo pala. Ganito ang nangyayari po. Boys boy! Ang play na ni tatay ito!